Ito ay isang military-like phone with military-grade materials, very durable. Tumama sa camera. Ang extreme na activities. Uy. Ito mga kaibigan ay isa sa mga pinakamatibay na phone at pinaka-versatile sa balat ng lupa. Kinaya nyo ba yun? Kasi ako, kinakaya ko. At pwede rin siyang pang-swimming. Okay? Gumagana? Gumagana. Whoop! Whoop! Taka! Na natin ha, kung buhay pa. Buhay pa naman. Buhay pa siya. At hindi na amoy bawang. Kailangan ko lang linisin. Okay, so punas na natin yung phone. Basang-basa. Pero tignan nyo naman, walang gasgas. Walang... Walang gasgas. Sinasadya ko talaga siyang ibagsak para makita niyo kung gaano siya katibay, ka-durable, ka-shockproof, at ka-scratch resistant. Wow. Wow. Eto, si F150. Rugged phone. Parang military name, pangalan ng isang tanke. Well, actually, mukha naman siyang tanke. Yes, it looks like a tank, it feels like one, and it is built like one. Pero ang tanong, panggigyera mo ba to? Well, hindi, syempre. Just like all rugged phones, meron silang mga specific usage like outdoor use, extreme sports, underwater, pwede siya. And of course, perfect siya kay baby. No? Sa mga infants na mahilig magbato. What? This is the worry-free phone. Hindi ka na mag-aalala na masisira ang phone, na mababasag yung screen, magkakaroon ng gasgas. This is the all-in-one infant solution. And of course, malaking battery, 8,000 mAh. And by the way, na-discover ko rin na malakas yung kanyang flash, ang pinakamalakas na flash sa isang smartphone. I am not kidding. Wow. Ganyan, kalakas. Wow. Ito. Ito nga pala sa iPhone, 12 Pro Max. Ito naman yung si F-150. Compare. Mas malakas ng dihamak itong bagong phone na to. And kailangan na ibalik ang ilaw. Pero syempre, mag-unbox muna tayo at alamin natin kung okay ba siya pang cellphone. Syempre, hindi naman pwedeng matibay lang siya. Kailangan na malaman na kung okay ba siya sa YouTube, mag-Mobile Legends, and things like that. Pati yung camera. Kaya ano pang hinintay natin? Upload si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Hoo-hoo. Okay, so binalik ko lang siya sa box at i-unbox na natin siya. Okay, so cardboard. Meron siyang card. No tough, no safe. F-150 was established in 2020 to provide a neo-rugged concept life for everyone. Wow. So bagong brand, a new trend. Well, kung masabing trend na kasi nga bawal lumabas ngayon. At hindi ka lang mag-outdoor siguro masyado. Ito, meron siyang manual and yung warranty certificate. Meron na siyang USB Type-C cable, 10-watt charger. Sana ginawa na lamang 18 watts. Seryoso, 8,000 mAh to at 10 watts lang ang kanyang charging speed. Still, it does not make sense to me. And last but not least ay yung kanyang SIM ejector pin na merong hook dito sa dulo kasi mahirap buksan ang kanyang SIM card slot. Kailangan mo pang i-hook. Ayun o, tsura niya. Ayun, dual nano SIM card slot and micro SD card slot for expandable storage. Meron pa siyang cover. Oh, wow. Okay, so ito si F-150. As you can see, mukha siyang pang-military talaga. Sinadya nila yun. Pang-tanky yung kanilang design dito. It looks like a tank kapag ganito siya. Kumagalaw, tanky. Wala lang siyang kanyon. Baka ito na yun. The phone is made out of three kinds of materials. Meron siyang leather sa likod. Meron siyang parang rubber sa mga gilid-gilid. The corners, ayan. And meron siyang metal sa sides. Ayun. The color is like brown or teal or gold. Parang ganun. Meron pa siya ibang color. Ito. This is a rugged-looking device. No? Macho-macho. Makapal. Malaki. Weh. And yes, kakaiba ang kanyang design. It's very different from the usual smartphone na nakita nyo in today's modern designs. Kakaiba yung kanyang camera, pero apat, 1, 2, 3, 4. Meron siyang napakalaking flash. Siyempre, pang-outdoor kasi. Kailangan malakas talaga yung flash. Baka nasa kuweba kayo. Sa ilalim ng tubig, kailangan talaga ng flash. Meron siyang microphone dito sa likod. Yung logo niya, F-150. Yung speaker nasa ilalim. And yung kanyang lalagyan ng strap. Although walang strap na kasama doon sa box, pwede mo siya lalagyan ng strap. Para just in case sa labas kayo, tuwing sa mountain climbing, pwede nyo siyang ikabit sa bag, sa inyong belt, para hindi mahulog kapag nagma-mountain climbing kayo, di ba? Oo pala, kung mapapansin nyo, meron siya mga screws sa mga sides, all over the back, which is telling me na casing lang siya. Feeling ko, parang maganda lang siyang integration of the case and the smartphone. Actually, this is better than the casing na separate pa niyong bibiliin sa third party. Mas maganda at mas suabe ang itsura ng phone
yun kapag ka pinasadya. Lahat ng ports and SIM card slot ay covered by a thick cover which is made out of rubber or leather. Ito ang kanyang USB Type-C port and yung headphone jack. Syempre, kukover niyan. So right side naman is, wow, ang lalaki ng mga buttons dito. Isang malaking power button at dalawang volume rockers up and down. Napakalaki at napaka-clicky. And at the left side is yung SIM card or TF slot. Pati na rin isa pang button for the function. Pwede may nasa yun sa kahit anong function dito sa cellphone. For example, yung flashlight. Isang click lang, magbubukas yung flashlight. Or yung shutter ng camera. By the way, this phone is dustproof, waterproof, but not bulletproof. But it is shockproof. So kapag nahulog, walang problema, hindi mo mabasag yung display or yung camera or kahit ano. Tulad na pinakita ko kanina, okay na okay pa rin yung phone kahit sobrang extreme na yung ginagawa mo sa kanya. But what makes this phone truly interesting is yung features niya, no? Meron siyang mga extra features dito na kakaiba. For example, yung kanyang UI, meron siyang dedicated na F150 mode. Ano ba to? Ito yung parang adventure mode nila, guys. Yan, adventure mode. Kapag kinlik mo yan, may lalabas na apat na icons dito or widgets pala. Magkakaroon ka ng compass. Ayan, easy access. Meron kang sound meter. Meron kang tagabilang ng steps. At ultimo, yung battery life andito rin. Plus, you can add more. Meron silang pre-installed apps dito. Pwede kang magdagdag ng ruler, ng balancer. Everything that you will ever need kapag nasa labas kayo. Meron pa siyang timer, magnifier, which is yung camera lang na nag-zoom. And meron pa tayong voice simulation. Meron siyang apat na boses kung gusto nyo manakot. Or kung may emergency, nasa jeep kayo. Tapos meron pa siyang engine. At meron din siyang protractor. Ayun. Pwede mo i-adjust yung angle. Well, I don't usually go out these days. Pero okay na rin ito para kay baby, di ba? Mahabang battery life. Nood siya all day. Kahit ihampas-hampas niya, okay yung phone. That is the deal with this phone. By the way, maliit lang pala ganyan display. 5.85 inch, HD plus lang, 720p. Which is expected. Kasi nga, pag 720p, mas power saving. Mas matagal yung battery life. Combine that with the 8,000 mAh battery, pang matagalan to. The display is nothing spectacular. Although, kung mapansin nyo, protected siya ng isa pang layer of glass sa harapan. And yes, kahit meron pa siyang isang layer of glass, very responsive ang kanyang display. Although, a major problem ko talaga is yung kanyang brightness. Since pang-outdoor to, kailangan malakas talaga ang brightness ng inyong display. Kapag naarawan itong display na to, malabo na siya. Hindi na mababasa yung mga text. Halos wala na kayo makita. Parang ganun. Pero okay siya for indoor usage. Wala naman problema. Pag nasa loob kayo ng bahay, sa school, walang problema to. Also, yung display niya is parang iPhone style na mayroong malaking notch sa gitna. Malalaki mga bezels. I'm telling you, hindi siya super sexy, elegant design. Performance is okay. Low-powered na MediaTek processor. Helio G25, at least G-series na yung kanyang MediaTek processor. Yung bilis niya is enough for everyday usage. Walang problema. Okay na naman sa Facebook. Hindi naman ako nakita ng super laggy na galaw. Okay din for Mobile Legends kasi nga medyo okay-okay na si Mobile Legends ngayon. Hindi na siya ganun kabigat. And ayun nga, makakarami ka dito ng Mobile Legends. Makakailang rank ka, classic, and things like that. Malaki kasi yung battery. Overall, I think yung experience dito is mas better sa mga ibang rugged phones dahil sa kanyang kakaibang software, malakas na flashlight, at mas poging design. Pero kamusta naman yung camera niya? Well, yung camera niya is only 13 megapixels. So, ganito yung kanyang itsura. Meron siyang depth sensor, macro, and isa pang unspecified lens. The quality is just okay, no? Kung isang wildlife photographer, mahilig ka sa outdoors, hindi ito yung camera mo. Pretty basic, medyo saktuhan lang yung image quality, and yung dynamic range is, alam niyo naman yung lighting sa labas, medyo extreme. Kaya kailangan talaga maganda yung dynamic range ng inyong phone. You will just wish that the cameras is better. Pero kasi pwede ka mag-picture dito sa ilalim ng tubig, hindi magagawin na ibang phone. Malas pa yung flash, so mas klaro sa ilalim ng tubig. And I think that is the value it provides, no? It is the versatility and durability, of course. Okay, so it's your lucky day. F-150 is only 5,000 pesos. Totoo ba yan? Yes. Meron silang promo ngayon from January 18 to 24. Only 109.99 US dollars lang siya sa Banggood at sa AliExpress. Masyadong maganda. Masyadong mura, actually. Wow, I was not expecting that. Actually, dahil sa price na yan, canceled lahat ng mga downsides sa kanya. That was unexpected. Wow. 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 So be sure to pre-order. Check nyo na lang in descriptions below for the links kung saan siya mahanap at para makuha nyo yung discount. Grabe, nakakawaw to. 5,000 Helio G processor, 8,000 mAh battery. Kahit ako, nagugulat ako. Kahit alam ko yung specs. Minsan kasi, sa dulo ko na lang nalalaman yung presyo. Kaya ako napapawaw. Wow. And this phone is really wow. Oh yes.
Para sa marami pang unboxing videos just like this, smartphone comparisons, mga sulit na phones, reviews, coming right up, right here, nandito lang sila. Mag-subscribe pala, hit the bell icon so that you don't miss our upcoming videos. Dito na yan sa Unbox Diaries. Ako lang si Beans and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!